Pinag-usapan noong nakaraang taon ang iba't ibang insidente sa kalsada na ikinagulat ng publiko at nagbigay sa kanila ng takot. Noong January 6, sumalpok ang bus na ito sa punon, agad ikinasawi ng 3 katao habang 5 naman ang sugatan sa Pugo, La Union. Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP na nawalan umano ng preno ang bus. Sa kabaan naman ng MacArthur Highway sa barangay Katuray Hermona, Tarlac noong August 5, bumangga ang isang bus sa sinusundang truck. Ang mga pasahero nagsitalunan mula sa bintana ng bus at maya-maya nagliab ito na agad nirespondihan ng mga otoridad. Buti na kami namatay! Buti! Nangyo! Nandito sa may ano, sa may CPS! Dito kami sa... 7 ang sugatan kasama ang driver at konduktor na naputulan pa ng kamay sa naturang insidente. Adi pick up ko, paguyudan tayo, ati atoy. Sa tulay naman ng Don Teofolo season sa Rosales, Pangasinan noong August 17, 3 ang nasawi at 1 ang sugatan sa banggaan ng truck at 1 kotse. Kabaros na ate, ano sa naida? Nauwi naman sa trahedya noong August 26 ang masayasanang outing ng isang pamilya papuntang San Juan, La Union. Ang kanilang sinasakyang van nabangga ng kasalubong na truck sa kabaan ng National Highway sa barangay Santiago, Bangwang, La Union. 6 ang nasawi sa naturang insidente. Nasangkot din sa insidente sa trapiko ang mga truck na nawalan ng preno. Noong August 23, umatras at nadaganan ng truck ang 4 na sasakyan sa kahabaan ng Leonard Wood Road sa Baguio City. Nakunan pa ng dashcam ang pagdagan ng truck. Itinakbo naman sa paggamutan ang mga sakay ng mga nadaganang sasakyan. Ayon sa pahinante, nawalan ng preno ang truck. Samantala, nagkalat naman sa kalsada ang i-deliver na gulay ng isang truck na nawalan din ng preno sa Marcos Highway noong October 6. 2 ang namatay matapos salpukin ng naturang truck ang isang paakyat ng Baguio na van. Nagtulong-tulong naman ang mga otoridad para maialis ang mga nagkalat na gulay. Pero ang ikinagulat at ikinatakot ng publiko ang iba't ibang insidenteng kinasangkutan ng mga bus sa Northern Luzon. Noong November 12, kinuyog ng mga kalalakihan ang isang bus na biyaheng Tabuk City, Kalinga papuntang Quezon City. Ito'y matapos mabangga ng bus ang isang motorsiklo na nag-iba ng linya. Patay sa aksidente ang isang ina na sakay ng motorsiklo. Dahil sa galit, ang ilang residente pinagsisira ang salamin ng bus. At bago pa magtapos ang taon, noong November 15, pinagbabaril ang 2 sakay ng bus habang binabagtas nila ang kalsada sa Karanglan, Nueva Ecija. Sa imbestigasyon ng pulis, planado ang pagpatay at makalipas ang isang buwan, naaresto ang isa sa mga gunman. Itinuro nito na ang lalaking anak ng babaeng biktima ang mastermind sa pamamaril. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.